idineklara ng Court of Appeals na null and void o walang bisa ang temporary protection order na ibinaba ni Judge Mario Duaves ng Davao Regional Trial Court Branch 15 kaugnay ng kaso ng Kingdom of Jesus Christ nito lamang September 5 taong kasalukuyan. Ayon sa Police Regional Office 11, ang desisyon ng Appellate Court ay nagpapatibay sa kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso at patas na paghuhusga sa ilalim ng batas. Ang masusing pagsusuri ng Court of Appeals na patunayan na walang sapat na legal na batayan upang panatilihing epektibo ang nasabing temporary protection order. Dagdag pa rito, binigyang diin ng pulisya na lahat ng kanilang aksyon ay isinagawa alinsunod sa mga desisyon ng korte na may pangunahing layunin na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at pagpapairal ng hustisya sa lahat ng pagkakataon. Gayunpaman, nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado at magtiwala sa sistema ng hudikatura ng bansa. Ipinapaalala nila ang mga proseso ay patuloy na isinasagawa batay sa mga prinsipyo ng transparency, katapatan at patas na paghatol na siyang pundasyon ng ating demokratikong sistema ng hustisya. Balak ng TNP ang desisyon ng Court of Appeals sa pagwawalang bisa sa temporary protection order na inisyo ng isang korte sa Davao City. Naway maging daan ito para malinawan ang lahat sa legalidad ng pagsasagawa ng pag-serve ng arrest warrants na umabot ng higit isang linggo. Patunay din ito na hindi gagawa ang PNP ng kahit anong aksyon na labag sa umiiral nating mga batas. Higit sa lahat, patunay ito na wala kaming kinikilingan o binibigyan ng pabor dahil patas ang pagtrato natin sa lahat, membro man o hindi ng Kingdom of Jesus Christ Church. Mula rito sa KOJC Cubao, Davao City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarah.